What's up mga karambol? Welcome to Rambol TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin i-hit ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bakbakan. Time out muna sa suntukan at sumegway muna tayo sa chismisan. Ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao ay isa ng full-time senator at hindi mapagkakailang isa sa mga pinakatanyag na boksingero ng ating henerasyon. Ngunit tulad sa mga sikat na personalidad, dumaan din sa mga intriga si Manny. Pinuna ang kanyang mga naging bisyo at mas lalong inabangan ng mga babaeng na link sa kanya. Narito ang ilan sa mga aktres na nadikit noon sa pangalan ng ating pambansang kamao. Una, si Aramina. Katatapos lang magsama ni Manny Pacquiao at Aramina sa pelikulang Anak ng Commander taong 2008 nang kumalat ang chismis na may relasyon ng boxer at ang sexy actress. Binilhan pa umano ng isang bahay at mamahaling sasakyan ni Pacquiao si Ara bilang regalo. Itinanggi ito ni Ara, ngunit inamin naman niya noon na nagpaparamdam sa kanya si Manny habang ginagawa nila ang pelikula. Masaya umanong kasama si Pacquiao sa set, palagi itong nagpapatawa, subalit hindi raw talaga naging sila. Itinanggi din ito noon ni Manny, ngunit sa laki at bigat ng paghanga ng boksingero sa aktres ay talaga namang dinibdib ito ni Commander. Sumunod ay ang isa pang co-star ni Manny sa nasabing pelikula na si Valerie Concepcion. Sobrang selos ni Jinky noon matapos mapanood ang torrid kissing scene ni Manny at Valerie sa pelikula. Sa tindi ng pagkaselos nito, itinext niya si Valerie at binanta ang hindi daw niya ito uurungan kung balak nitong sirain ang pamilya niya. Handa pa umano itong pumunta sa programa nito noon na Wawawi kung hindi nito titigilan ang mister niya. Ikinagulat ni Valerie ang nasabing text, ngunit hindi na niya ito pinatulan dahil hindi niya sigurado kung tunay ngang si Original ang nag-text sa kanya. Mariinding itinanggi ng aktres na may relasyong namagitan sa kanilang dalawa ni Manny. Last but not the least, ang babaeng muntik nang sumira sa pagsasama ni Manny at Jinky. Taong 2009, nang inagaw ni Manny ang WBO Welterweight Championship mula sa Puerto Rico na si Miguel Cotto. Ngunit mas naging usap-usapan ng mga chismoso at chismosa ang muntik ng pag-agaw ng sexy starlet na si Krista Ranillo kay Manny mula sa Esme niyang si Jinky. Nagsimula ang issue sa naganap na Thanksgiving Mass sa nasabing laban ni Manny sa Las Vegas. Madami ang nakapansin na sinusuyo ni Manny ang umiiyak na si Jinky. Ito ay marahil sa usap-usapan noon na may mga nakakita daw kina Manny at Krista na magkasama. Hindi lang dito sa Pinas, kundi maging sa US at Hong Kong. Co-star ni Pacquiao ang aktres sa ginagawa nilang pelikula noon na Wapakman. Lagi umano itong nakadikit sa boksingero, kahit saan man ito magpunta. Itinuturing pa nga daw nito ang sarili bilang isa sa Team Pacquiao. Pinabulaanan man ito ng dalawa at sinabing friends lang sila. Sana all may friend. Hindi pa rin napigilan ni Jinky na maglabas ng sama ng loob sa kanila. Sa isang interview niya sa Star Studio Magazine, nilabas nito ang galit niya sa sexy actress. Pamilyadong tao umano si Manny. Lantaran daw ang ginagawa nilang pambabasto sa kanya dahil hindi nila itinatago ang relasyon nila. Kumpara umano kina Ara at Valerie, napatago at todo iwas sa mga media. Ito din umano ang pinakatumagal na away ng mag-asawang Pacquiao. Salamat na lang at hindi nauwi sa tuluyang pagkakahiwalay ang mga naging affair na ito. Totoo man o hindi ang mga nasabing issue, ang mahalaga ay nasa tamang daan na ngayon ang ating pambansang kamao. Mapagmahal sa pamilya, tapat sa paglilingkod at may takot sa Diyos. Ngayon nga ang lahat ng nabanggit na aktres ay may kanya-kanya ng masayang pamilya.
at ang tanging babae na lang sa buhay ni Manny ngayon ay si Jinky at ang dalawa niyang anak na babae. At saka pala si Mami D. Maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik mga karambol. Hanggang sa susunod nating chismisan.